Dear Kuya JBR. Dear Kuya JBR. News and politics. Showbiz news. True to life story. Only here at JBR TV. Subscribe. Dear Kuya JBR. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan guys. Worldwide, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa Russia at saka sa Ukraine. Parang kailan lang nasa part 12 na pala tayo tungkol sa matamis na karanasan ng ating kaibigang fitness instructor na sabi rin sa kanyang matamis na karanasan sa amo niyang Russian. Pero bago natin ipagpatuloy, lalo na kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo naman sanang kalimutan na i-subscribe ang JVR TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. At syempre, shout out sa ating mga OFW mga kapatid at sa lahat ng mga Filipinong emigrants saan mang sulok sa mundo. Mabuhay kayo at maraming salamat sa walang sawang suporta sa JVR TV. Masaya kaming namasyal sa tabing dagat, Kuya JVR. Lalo na nung naipagtapat ko na sa kanya ang tunay kong naramdaman. At mabuti na lang, pareho pala kaming naramdaman sa isa't isa. Ang sarap ng pakiramdam, Kuya, pagmahal mo ang isang tao. Gusto ko na sanang hindi na matapos ang araw na ito. Masaya kaming pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi ko na inaasahan talaga, Kuya, na maging kami pa. Para bang napaka-imposible. Pero hindi ako sumuko. Patuloy lang ang laban ng buhay na hindi natatapos tulad ng oras. Na patuloy umagos at sa bawat paglubog ng araw ay may muling lilitaw hanggat may liwanag, may pag-asang matatanaw. Sabi ko sa kanya, Kuya, dapat mag-move on ka na. Katulad ng paglubog ng araw, iyong ipadala lahat ng negatibong bagay na sa atin ay nanalanta. At iyong ipaanod sa agos ng buhay ang mga nakalipas at ika'y matuto. Matuto ka sa mundo at bigyan mo ito ng kulay. Alam mo, boss, sa muling pagsilip ng araw, ang bukas ay lagi mong matatanaw. Huwag kang magpatali sa mga alaala ng kahapon, kagaya ng iyong nakaraan. Dahil nandito na ako, nagmamahal sa iyo ng tunay. Magtakip silim na, Kuya JBR, kaya kailangan na naming umuwi. Bumalik na kaming dalawa sa sasakyan niya, pero mayroon pa pala siyang dadaanan bago daw kami uuwi. Kaya sumunod na lang din ako sa gusto niya. Tinanong ko siya kung masaya ba siya sa mga oras na ito. Mabilis naman siyang sumagot, Kuya, na walang katumbas ang kaligayahan na naramdaman niya ngayon. Sumagot ako, Kuya, na maraming salamat, boss, at asahan mo, mamahalin kita na higit pa sa buhay ko. At bigla na lang niyang sinabi sa akin, Kuya JBR, na Dudong, huwag mo na akong tawaging boss. Dahil mula ngayon, naging bahagi ka na ng buhay ko. Napangiti akong sumagot sa kanya, Kuya JBR, dahil hindi ako sanay na tawagin siyang honey. Masanay ako na tawagin siyang boss. Ngumiti din siya, Kuya JBR. Pero pansin ko, medyo mahaba-haba naming biyahe. Sa tansya ko, halos magkalahating oras na, hindi pa rin kami nakakarating sa gusto niyang puntahan. Nagulat na lang ako, sa lugar naming tinatahak ay medyo tahimik, maraming mga puno. Nung papalapit na kami, Kuya JBR, napansin ko na sementeryo pala ang aming pinupuntahan. Yun pala ay dadalawin niya ang dati niyang boyfriend. Upang respeto na din sa kanyang namayapang boyfriend kahit ito'y nasa kabilang mundo na. Pagpaalam daw pala siya, Kuya, na mayroon na yung lalaking
nagpatibok sa kanyang puso. Alam mo kuya, kinakabahan ako, kinakalabutan ako sa mga oras na yun. Ngayon ko napag-alaman na nagsama na pala sila sa dati niyang boyfriend na mahigit 5 taon. Dito sila naninirahan sa bansang Bahrain dahil dito ang kanilang negosyo. At dito rin niya ipinalibing sa Christian Cemetery sa bansa para anytime at pwede niya itong bibisitahin anumang oras. Pinagbasdan ko lang siya habang nasa loob ako ng kotse, Kuya JBR. Nakita ko sa kanyang mga mukha na hindi na siya gaanong umiyak. Nagsindi lang siya ng kandila at nag-alay ng dasal. Maya-maya pa, lumapit na siya sa sasakyan. Pero nung pumasok na siya sa sasakyan, kuya, tinanong ko siya, una ba daw ang kanyang desisyon tungkol sa relasyon namin dalawa? Sumagot naman siya kagad, Kuya JBR, na yes honey. Kaya dumaan muna ako dito upang sa huling pagkakataon, padalaw ko siya at magpaalam na rin sa kanya na kailangan ko na mag-move on sa buhay. Sabi pa nga niya, Kuya JBR, hanggat buhay ang tao, kailangan itong magsaya kasi nakapakaikli lang ang buhay ng tao. Pagkunin na ito ni Lord, ang hiram natin na buhay, tapos na ang kwento ng kabanata sa buhay natin. Sabi pa niya sa akin, Kuya JBR. At marami pa daw kaming pupuntahan, kaya tinatanong niya ako kung hindi pa raw ba ako pagod. Ayun daw na may kasama na siya, kailangan daw niyang bisitahin ang gym equipment outlet para makita niya ang sitwasyon doon. Matagal na daw niyang hindi nabisita, report lang lagi sa namamahala. Dagdag pa niya, Kuya JBR, ang gym equipment supply na yon ay pundar niya at sa kanyang boyfriend. Mahilig din pala sa fitness exercise ang kanyang dating boyfriend, kuya, dahil sundalo nga ito. Kaya naisipan itong magtayo ng negosyo na fitness gym. At ang namamahala doon ay ang pinsan ng kanyang boyfriend na isang sundalo din. Pansin daw niya mula nung pumanaw na ang kanyang boyfriend, hindi na maganda ang remittance, kaya gusto niya itong puntahan. To make this story short, kuya, nakarating na kami sa lugar sa opisina mismo ng kanilang gym equipment supply. Sinamahan ko siya sa loob para makita ko rin ang lugar, Kuya JBR. Napansin ko nung pagpasok namin parang nagulat yung mga tauhan nung nakita siya. Diretso lang siya sa opisina, nasa labas lang ako habang hinihintay ko silang nag-uusap sa loob. Salamin ang opisina, kuya, kaya makita ko lang sila. Pero maya-maya pa napansin ko para nagkainitan sila ng kanyang kausap. At hindi nga ako nagkamali. Merong hindi magandang nangyayari. Sirado ang office, kaya hindi ko marinig ang kanilang pinag-usapan. Nakita ko na lang maraming papilis na hinalungkat ang puso ko sa drawer. Parang nagtatalo nga ang dalawa. Maya-maya pa, uminit ng kanilang pagtatalo. Para bang akmang sasampali na ang puso ko, Kuya JBR. Kaya pumasok na kaagad ako at inawat ko sila. Sinabihan ako ng lalaki na huwag ako makialam. Sinagot ko na lang siya ng mahinahon na pag-usapan na lang ng maayos kasi parang akmang saktan mo na ang babae. Ininsulto pa rin ako ng lalaki, Kuya JBR, pero tahimik lang ako. Inilayo ko na lang ang aking boss na sinusugod niya. Pumagitna na rin ako sa kanilang dalawa at pilit pa din niyang agawin ang record folder na nasa kamay ni boss. At ayaw namang ibigay ito ng aking boss. Napag-alaman ko, kuya, naintindihan ko kunti ang kanilang pinagtalunan. Gawin pala ng ebidensya ng boss ko ang hawak niya nga folder na nandun naka-record lahat ng sales ng kumpanya. Ngayon lang ito nabisto ng ginagawa ng manager niya. Mula kasi nung namatay ang kanyang boyfriend, naramdaman niya na marami ng anomalya ang ginagawa itong nagpamalit sa kanilang negosyo.
Ngayon lang ito nabisto, Kuya JBR. Nung bumisita ang bus ko sa matagal ng panahon. Ayaw talaga ibigay ni boss ang folder. Kaya ako na mismo ang naghawak nito, baka maagaw pa ang lalaki. Pilit na lumapit sa akin ang lalaki at naagawin ang folder. Ilang depensa na rin sa amo ko kaya nagpangbuno kaming dalawa ng lalaki. Inunahan niya ako ng suntok at sabi na ito ba ang lalaki pinagmamayabang mo? Sabay, inundayan niya ako ng suntok kuya at mabuti na lang na ilagan ko ito. Ayaw kong gumanti kuya bilang sipito na rin sa kanila. Pero wala na talaga kumatras pa. Gumanti ako ng sipa na tumama sa kanyang paka at napuruhan ito at bumagsak. Tumingin sa amin yung dalawang lalaki trabador na nasa labas. Kaya mabilis kaming lumabas ng bus ko sa office. Hinila ko na siya para kami lalabas. Hinarang kami ng dalawang lalaki at sumigaw na kunin ang folder na hawak ko. Umatras muna ako kunti, kuya, at pumurma. At pinabantayan ko ang susunod nilang gagawin. At maya-maya pa, lumapit na sila sa akin. Naghanda na rin ako sa sarili ko, Kuya JBR. Alam ko may mangyari na hindi maganda sa mga oras na to. Kailangan kong dipinsahan ang aking boss. Pilit na binuksan ni boss ang pinto pero nakalak na ito. Wala na kami magawa pa kung hindi dipinsahan ang aming mga sarili. Lumapit na kaagad ang dalawang lalaki sa akin, kuya. At pilit agawin ang holder na hawak ko. Kaya nilagay ko na lang ito sa likod ko at inipit ko sa aking pantalon para libre ang aking mga kamay. Na dumipinsa kung ano man ang gagawin nila. Inunahan ako ng sapak ng lalaki. Pero hindi siya nakatama sa akin at umante ako ng suntok na tumama sa kanyang mukha. Bagsak ang lalaki, Kuya JBR. Lumapit na rin isa pang lalaki na medyo malaki siya sa akin. Kaya kailangan na pag-ingat ako. Delikado itong nakaharap ko ngayong kalaban. Nung akman na siyang sumuntok sa akin, Kuya JBR, hindi ko na siya pinapurma pa at sinipa ko na tumama sa kanyang panga. Bumagsak ito. Sa mga oras na yun, Kuya JBR, naghahanap kami ng pwedeng malapasan na aking boss. Hinila ko na siya at doon kami dumaan sa likod at mabuti na lang bukas ang pinto sa likod. Tamang-tama, nung nakalabas na kami, nakita ko ang manager na nagising na mula sa kanyang pagkabagsak at may kinuha doon sa kanyang drawer. Nasilip ko, kuya, na barilyon na kailangan na kaming makalayo sa lugar na ito. At abangan ang part 13 tungkol sa magulo ng buhay ni Dudong. Pero bago tayo magtapos, shout out muna sa lahat ng mga nagsuporta sa JBR TV. Kay Luz Dinay na laging nabibitin. Kay Gary Laraquel, Jebelo Napili o Bukawi Bulacan. Kay Purple Official, kay Edna Ducina o Akmak Ligan City. Kay Big Fastrana, kay Jade Domingo of Singapore. Kay Idol Boss Solo, kay Anton Tulumi. And of course, kay Garson Cartesiano and kay Anya Lab 29 of Moscow, Russia, kay Ernesto Diamante, kay Edmundo Ortiz, kay Malimud TV, kay Anya Medina, kay Narina Heart of Russia, shout out. And of course, kay Niel Malaliday from KSK of Kingdom of Saudi Arabia through his family of the Philippines. And of course, kay Daniel Bisas Junior, kay GC Asidera of 21 Everlasting Street, Barangay Payatas, Quezon City, at sa kanyang pamilya sa Northern Samar Asidera family. Shout out and Happy Halloween, everyone. Hasta la vista, baby. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-subscribe ang JBR TV.